Ang original talaga nito, dati itong kulungan ng aso na in-upgrade lang. So more or less nasa magkano nga ginastos mo dito, pre, nung ano? Hey mga ka-EA, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ito yung tropang kalapatids natin, si Paring Jeff. Pre, kamusta? Ayun, ang grabe mga pinapaganda mo ng todo yung flyer slope mo ah. Iwas sa balilin kasi malakas yung hangin eh. Ah, oo nga no. Kailangan safety natin yung ibon natin para ano, para magkasakit. Tama, tama. Napakaganda ng loop mo ah. Parang in-elevate mo ito pang ilalim ano. Oo. Kasi masakit na sa balakang eh. Pagka sumasampa, no? Sumasampa. Grabe. O, ito nga pala, yung original na disenyo ng loop ni Paring Jeff, ito lang talaga yan. Wala yung 360 Avery, no? So, yan, kung mapapansin nyo mga kalapatids, ito, bagong renovate nga yan. Ayun, no? Napakaganda ng bagong design, o yung bagong pagkakaayos ng pinaka-flyers loop mo. So, ito, ongoing pa rin yung renovation, di ba? Kasi nung mga nakaraan, open loop lang to, yun, tagus hangin, no? Kaliwat kanan, no? Malakas hangin. O kaya, mas secure kasi yung ganito, yung ganitong disenyo. Ayun, no? So, etong mismong flyer slope ni Paring Jeff, gawa lang sa, ano ba to, 12mm, no? 12mm na bakal, ayan. So, mas tipid yung ganyan, ano, materyales pag gagawa kayo ng flyer slope. Kumpara ng angle bar, tsaka yung tubular, no? Mas mahal kasi yun, no? Ayun. Braut lang, braut. Braut lang yan? Braut lang. Napakatindi ah. Gumagawa dyan. Ito, kagaya nito, may naka-viewing si Paring Jeff dito na dalawang ibon. Ayan o. Oh. Diba? Kalmado lang. Tapos, yung dati niyang trapdoor, yung entrada dito. Ayan, mapapansin nyo. So ngayon, binago na. So para ito, ex machina style to. Ayan o, oh. Hindi ko lang abot. Ayan, so double lock. So pag once na lumipad yung ibon at bumalik, dyan papasok. Yung releasing nyo, pagka nagbibitaw? Sa release. Ah, ito, release. Oo. Pag nagpaparonda, no? Oo. Ito ba? Okay. Ah, yan. Oh, ayun, no? Grabe, basic. Napakatindi. Parang siyang SM, marami siyang exit point. Ah, parang SM, marami exit tsaka entry point, no? Pwede ba silipin yung mga nandito sa loob? Sige. Ayan, so base naman sa loob, ito naman yung pinaka-actual na itsura, di ba? O, biruin nyo. Simple lang yung pinaka-mini flyer slope, tas meron pang mga B-perch, meron pang mga extra perch dun sa tuktok. Tapos, ito, meron tatlong widow wood na maganda. Ayan, no? Grabe, oh. Oh, may nililimlim pa doon. Medyo marumi lang pero quality yung mga nandito sa ano. Hindi natin isa-isahin yung mga ibon dito kasi pinaka-content natin kagaya nga yung flyer slope lang talaga. Tapos para malinis, mabilis lang ano to, no? Kasi poop tray to, di ba? Oo. Oh, yan. So pagka ano, tatanggalin lang to. Oh, di ba? Para hindi pasuhan ng pusa. Oo nga. Kasi delicate sa pusa yung mga alaga natin. Eh. Ayan, no? Oh, ganito yung pinaka-sliding door niya. Ano tawag dito? Tubo lang, ano? Tubo lang, na tapos pinasok lang sa bakal, no? O, sliding door na siya. Hindi kagaya ng iba sliding door na gumagamit pa ng bearing. So, itong sliding door na design nila, kaparehas din to ng disenyo ng pinaka, ano ko, pintuan ko sa loop. Pero actually, ito yung idea. Dito ko rin kinuha yung pinaka-idea ng pinaka-disenyo ng flyer's loop, yung pagdating sa mga pintuan. Kasi mas, ano eh, mas maganda tingnan pag sliding door kumpara doon sa binubuksan-buksan, no? Parang takaw sa space kasi. Ito nga, meron kalapate. Meron din siyang mga panaabong na manok. Ayan, no? Grabe. Ito mga manok, pre, nasa ilang pirasa ito lahat? Sampo. Tapos, ang panlaban, lahat o ano? Dalawa muna. Dala-dalawa dahil wala tayong kulungan natin. Ah, oo nga, no? Ay, grabe. Dahil pwede magano dahil walang budget. Ito, no, itong naka-viewing na to sa ibaba. Ano to? Mga bagong, ano ba yan? O breeder yan? Breeder. Binibilad lang, no? Para matis masanay, no? Para lumakas yung resistensya, no? Grabe, napakatindi. Mamaya, meron pa tayong papasyalan na isang flyer slope din ng tropa. Nag-ano rin siya, parehas din sila, nag-renovate sila. Dati, mga disenyo nila, walang 360 Avery. So, ito yung pinaka-itsura sa malayuan. Ayan, no? Grabe. Ang suwat nga pa na ng flyer slope, 4x3, no? 4x3. 4 feet ba? 4 feet yung lapad, tapos yung sa gilid 3 feet. Ayan.
So ito yung pinaka-disenyo na mini flyer slope. Tapos yung pagkainan dito. Pero babaguhin mo na, di ba? Oh, ililipat na sa diba, likod. Hindi na pupunta dyan, dito na. Ayan. So mas magiging komportable yung ibon pag nandito na sa baba. So dito na lang maglalatang ng pagkain. Ayan. Kasi dito medyo alanganin. Kasi release-releasean mo ito ng ano eh. Paronda, di ba? Tapos, biroin mo. Ayan, no? Naka-CCTV pa yan. No? Oh, grabe. Supportado ng security system yan. May mga alarm-alarm pa yan. Kaya hindi biro rin yung setup ng pinaka-flyer slope dito ni paring Jeff. Ayan. Alright. Tama po ba yun? And Boss Jeff. So, baka meron ka palang gustong batiin. No? Gusto yung shoutout. Bago si matapos. Anthony Kamayang. Taga Barangay San Vicente, sinashoutout ko, pengi naman ibon. Iyon, tropa natin. Ay, puro gulong na lang. Update tayo mga ka-EA. So, ito naman yung bagong upgrade naman ni Boss Jordan. No? So, kilala nyo naman si Boss Jordan. Nakita nyo na siya dun sa mga vlog ko. So, sa ngayon, medyo busy si paring Jordan. Kaya, ako muna yung magbablog ng kanyang flyer slope na renovated na mga Alapatins. No? So, ang original na loop niya, ito lang din. Ayan. Itong kwadrado na to. So, ang sukat naman nito, 3 feet by 3 feet. Yung taas, pre, anong taas nito? 6 feet? O, ayan. So, yung pinaka-design naman nung 360 Avery niya, eto, ayan. Ito yung pinaka-itsura. Ayan. Diba, napakaluwag. Ang sarap mag-viewing ng ibon pag ganito kaluwag yung pinaka-360 Avery mo, eh. Tapos, so, garantisado, mababa ang percentage ng overfly pag ganito yung 360 Avery mo. So, ang pinaka-plano, elevate pa nga itong pinaka-flyer slope niya na at least 3 feet or 2 feet pa para itong pinaka-aviary, mas tataas pa to, mas tatangkad pa to ng bahagya. Tapos, pag meron siyang binoviewing, dito niya lang nilulusot. Ayan o. Oh. Di ba? Tapos, yung pinaka-loob naman, ito, bagong ano rin to, pre, di ba? Bagong gawa lang din tong box perch mo, di ba? Ayan, ito, DIY na box perch lang din to ng tropa. Ayan, napakaganda, di ba? Kumbaga mas madaling dinisin kasi yung gantong klaseng disenyo. Ayan. Sana all. Tapos, dito naman sa kabila, ito yung pinaka-release door niya. So, yung ginamit mo materialis nito, kaparehas din, no? 12mm lang din, no? Yung nga lang yung suporta mo dito, angle bar. Pero, dun sa mga tropang kalapatids natin, ang original talaga nito, dati itong kulungan ng aso. Na in-upgrade lang. Oh, di ba, no? Dun sa, meron akong dating vlog nun, eh. So, kulungan pa lang na aso yung pinaka-itsura niya. Ayun, mapapansin nyo. Medyo, ayan, ito yung pinaka-original na design niya. Tapos in-extend niya na lang dito. Ayan, tapos sabay pinaakit niya dun. Tapos ito yung pinaka-360 Avery nga. Ayan yung pinaka-latest na renovate ng kanyang flyer slope. Ayan, ito, hindi pa tapos pre, no? Hindi pa tapos. O, kasi wala pa dyan yung pinaka-ano niya, eh. Yung double lock kung tawagin. Alright, tapos yun, may double lock din dun. Grabe, napakadaming double lock. Tapos yan, napakarami rin yung bagong viewing. Eh, no, parang ang ganda nung kulay abo mo na ibon dito, pre, ah. Pan-norte. Pan-north na yan. Yan! So, yun. So, more or less, nasa magkano nga ginastos mo dito, pre? Nung ano? Siguro nasa mga 2.5 ata. 12.5? 2.5. Sa viewing lang. Ah, yung viewing na bagong upgrade, 2.5 yung nagastos niya yung dinagdag. Kasi ito, ito na yung lumang flyer slope din ng tropa natin. Ayan. So, ito lang yung mga disenyo ng mga flyer slope namin. So, mapapansin nyo naman, parehas kasi kami ng lugar. Isa lang na yung mismong lugar na pinagtitira namin. Kaya, medyo ano kami, maliliit na flyer slope lang talaga yung pwede sa pinakalugar namin. Ayan. So, yan yung mga flyer slope ng tropa. Sana nagustuhan nyo at nabigyan namin kayo na idea. Alright.